Alam naman ng nakakarami na ang Pilipinas ay napapalibutan ng mga malalaking dagat na kung saan ito ay naging dahilan kung bakit mahilig tayong kumain ng mga seafoods dahil likas na mahilig tayong mga Pinoy na kumain. Ngunit sa video na ito ay ilalahad ko ang isang uri ng isda na matatagpuan din sa ating bansang Pilipinas sa ating karagatan na kung saan dapat ay hindi dapat hinuhuli upang gawing pagkain. At ang mga dahilan nito kung bakit hindi mo dapat gawin. So, kung gusto mong malaman kung anong uri ng isda ito, ipagpatuloy lamang ang iyong panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. Ang isda ng aking tinutukoy ay kilala din bilang isang parrot fish. Bakit nga ba siya tinawag sa pangalang ito? Hindi siya tinawag na parrot fish hindi dahil sa may napakaganda at napakatingkad na kulay nito. Bagkus, ang bibig daw kasi ng isdang ito ay kahawig ng isang parrot dahil meron itong may matitibay na ngipin. Maliban doon, ang parrot fish ay hindi mo makikita sa mababaw na bahagi ng karagatan. Bagkus, ito ay makikita mo sa medyo malalim na bahagi ng dagat. At dito na papasok ang problema. Marami kasing mga mangingisda sa Asia at lalong-lalo na sa Caribbean ang kulang pa sa kaalaman pagdating sa mga marine species na kanilang nahuli. Kung kaya't isa ito sa nagiging dahilan kung bakit unti-unti nang nawawala at hindi nagiging balanse ang ating ecosystem. Ang parrot fish kasi ay may lalarawan mo bilang isang isda na may matingkad na kulay at talagang perfect para sa mga nagtitake ng pictures or video sa ilalim ng dagat. Kung kilala mo si Nemo, ay talagang masasabi nating kahawig niya ang isdang ito. Alam mo ba na sa panahon or sa oras na pinapanood mo ang video nito, ay patuloy at talamak pa din ang paghuli ng mga mangingisda ng mga parrot fish? Ang isa sa mga dahilan kung bakit ito ay nangyayari ay kulang sila sa edukasyon o kaalaman na hindi dapat nila kailangang hulihin ang isdang ito sapagkat ito ay may napakalaking ambag sa pagbabalanse ng ating ecosystem. Ang Pilipinas ay isa sa may malaking porsyento ng paghuli ng isdang parrot fish. Kung kaya't masasabi kong ang video nito ay pwedeng makatulong sa mga tao lalong-lalo na sa ating mga turista na kung saan ito dapat ay kanilang ikalat at ipagbigay alam sa mga taong patuloy na gumagawa ng paghuli ng parrot fish. So, ano-ano ba ang mga katangian ng isdang ito? Alam mo ba na ang isang parrot fish ay may kakayahang magbago ng kulay? Sinasabi na nag-iiba-iba daw ang kulay ng parrot fish base sa kanilang life cycle. Kaya minsan, hirap ang mga marine biologists na kilalanin ang mga ito dahil hindi iisa ang kulay ng mga isdang ito. Ang mga parrot fish ay kilala din bilang hermaphroditic o ang pagkakaroon ng dalawang uri ng kasarian. Sinasabi na ipinapanganak daw sila na babae pero habang nagtatagal ay unti-unti daw itong nagiging lalaki. Kaya din ang isdang ito na gumawa ng tila pajama sa kanyang pagtulog. Ito ay dahil kaya niyang maglabas ng mucus na kung saan ito ay ginagamit niya para balutin ang kanyang katawan at para makaiwas din sa mga nagtatangkang kumain para sa kanya. Talagang nakakabilib ang isdang ito at masasabi natin na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi dapat natin ito hulihin. Ano-ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi dapat natin hulihin ang mga parrot fish? Malaki kasi ang tulong ng mga isdang ito para mapanatiling malinis ang ating mga bahura o coral reef. Ayon kasi sa ilang pag-aaral na ginawa patungkol sa mga isdang ito, 90% ng oras nila sa isang araw ay ginugugol lamang sa pagkagat-kagat ng mga lumot o algae na nakasabit sa mga bahura. Kasabay rin ng mga pag-aaral na ito ay napag-alaman din ng mga eksperto at maninisid o siyentipiko na ang mga isdang loro ay nagdudumi pala ng mga buhangin na aabot ng 200 to 320 pounds kada taon. Kaya naman malaking tulong talaga sila para mapanatili ang makapal na buhangin sa ating mga karagatan. Ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit hindi mo dapat hulihin at pinapatay ang mga parrot fish or isdang loro.
Malamang ngayon mo lang din ito nalaman at nagulantang ka sa gantong klase ng balita o video. Isa sa mga dahilan kung bakit ito ay kumalat dahil meron isang post na nagtrending online na kung saan isang concerned netizen na nagngangalang Reg O. Carlota ang nagbahagi ng impormasyong ito sa kanyang Facebook post matapos niyang makita ang napakaraming isda na ibinebenta sa isang palengke sa Alabang. Isang diver si Carlota kaya naman alam niya kung gaano kahalaga ang isdang loro sa pagpapanatili ng malusog na karagatan sa ating bansa. Naglalakad daw siya noon pauwi nang makita niya ang mga isda sa palengke at hindi niya na talagang napigilan ang sarili na huminto at kunan ito ng larawan. Kinausap niya rin ang nagbebenta ng isdang loro at sinabing masama ang paghuli at pagpatay sa mga ito dahil kakaunti na lamang ang bilang ng isdang katulad nito sa ating karagatan. Kagaya ng aking inaasahan, umani ng napakaraming komento at share mula sa netizens ang nasabing post si Carlota at ang ilan ay nagsasabing pwede namang kainin ang mga isdang loro at masustansya ang mga ito, ngunit binawian sila ni Carlota at sinabing, "Yes, pwede kainin but for us divers, this is a big no-no. There are important reasons why we should not eat them at dapat we should educate the fishermen to stop catching this kind of beautiful fish." Ang Facebook post si Carlota ay kanyang paraan para ipaalala sa karamihan kung ano ang halaga ng isang isdang loro o parrot fish at para na rin siguro mapukaw ang gobyerno na pagbawalan ng mga mangingisda na hulihin ng mga ito. So, ito ay isang personal na tanong at maaari ka magbigay ng inyong opinyon. Nakakain ka na din ba ng isdang loro base sa mga larawan na pinakita ko? Ano rin ang masasabi mo sa pahayag na ito ni Carlota patungkol sa kahalagahan ng isda sa ating karagatan? Well, nais ko lamang malaman ng iyong opinion and kindly post your comment on the comment section below. Bilang karagdagang kalaman, alam mo ba na sa bansang Polynesia, ang parrot fish ay tinatawag na royal food? Sapagkat wala kang karapatang kumain nito kung hindi ka isang hari dahil sila lang ang pwedeng kumain nito. Well, dito naman sa ating bansang Pilipinas, ang pagkain ng parrot fish ay hindi big deal, hindi katulad ng nasa Polynesia at nasa ibang bansa. Ito ay mabibili mo sa palengke at posible mo pang ma-order sa mga tourist restaurants na talagang nakakabahala dahil sa kulang tayo sa kalaman tungkol sa isdang ito. Alam mo ba na sa isang buong inihaw na parrot fish ay nagkakahalaga lamang ito ng 40 pesos at meron lamang itong 400 grams sa timbang? Kadalasan ay iniihaw ang mga parrot fish dahil medyo makapal nga ang kanilang mga balat. Maliban sa ito ay inain sa mga restaurant, dito rin sa Pilipinas ay maaari mo din itong gawing isang pet dahil pwede mo siyang mabili sa mga tropical pet shops. Ang video na ito ay nagnanais lamang na magbigay ng kalaman tungkol sa mga isdang ito dahil napakalaki ng ambag nila sa pagbalanse ng ecosystem sa ating mga karagatan. At kahit na ikaw ay hindi profesional sa pag-aaral ng mga isda, ay may kakayahan kang tulungan upang maitigil na ang talamak na paghuli at pagkain sa mga isdang ito sa ating bansa at mailigtas natin sila habang may panahon pa. Dito na nagtatapos ang video na ito. Hangad ko lamang na nagkaroon ka ng bukas na kalaman tungkol sa kahalagahan ng mga parrot fish. And with that, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. And see you on my next video.